Yes guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano ba mawi-withdraw ang kaso. So ngayon, ano bang parts to? Siyempre parts ng complainant. So kung kayo ay nagrireklamo tapos ayaw nyo nang ituloy ang iyong kaso kasi nalaman mo na wala ka naman mapapala, nalaman mo na pagod lang pala ang iyong mawawala. So paano ba mag-withdraw? Yun ang sasagutin natin. At paano siya madi-dismiss? Paano magkagiging automatic dismiss ang kaso? Kung talagang ayaw na ng respondent na free. O, di ba? Free. Wala ka nang kagastusin o may gastusin ka man, siguro minimal lang. Yun. So, balik tayo o punta tayo dito sa basic kung saan nag-uumpisa ang kaso. Saan nga ba nag-uumpisa? Sa pulis? Sa barangay? Okay, hindi mo masasabing kaso yan. Kapag nasa pulis pa lang, wala pang kaso. Maaaring isang pa pa lang. So, maaari sa pulis pa lang. Kung ayaw mo na, nalaman yung kung kayo kumplina. Kung sa pulis pa lang parts, pwede mo nang iurong yung demanda. Huwag nang i-proceed sa court. So, kung nakapile na yan sa court, sa fiscal, so, dito na nagkangailangan ng requirements. So, kapag ang information ay nakarating na sa fiscal, do sa prosecutor, ay kailangan na, bago mo yan ma-withdraw, ay kailangan na ng dokumento. So, ano ba itong dokumentong to? Ito yung tinatawag nila na affidavit of desistance. So, sino ba gagawa ng affidavit of desistance? Another tanong, no? Tahi-tahi talaga ang tanong sa kaso, no? Nagre-require nito yung fiscal for security reason. Siguro sa standard procedure, no? Sabihin na natin, yan yung standard procedure nila. Sino ang gagawa ng affidavit of desistance? Kung sino po ang nagko-complain. O ano ba ang requirements sa affidavit of desistance? So yung ang affidavit of desistance ay isang format yan na nakabox na pinipil upan. Commonly matatagpuan yan sa mga alam nyo na sa siyempre sa law office, alam nga naman sa hardware. So magpatulong kayo sa mga abogado. Siguro kung may bayad man yan ay minimal lang. Siguro mataas na yung 500 pesos so depende sa pwesto kung medyo mahal, no? Pero more or less 500. Magpatulong kayo doon para mas madaling ma-withdraw or kung nakakulong yung complainant, mas madaling ma-release. Kasi kung ayan yung madaling mag-withdraw, no? Yan, para mas mabilis at kung ma-dismiss agad ang kaso. Mayroon pang paraan. Siyempre, kung nasa fiscal na yan, uninterested ka na sa kaso, so huwag ka nang pumunta doon. As a complainant, hayaan mo na. So, within a certain time, sabihin na natin, yung ang bawat fiscal ay meron silang procedure kung paano sila mag-dismiss sa kanilang kaso na hahawakan. So, automatic na yon. Madi-dismiss na yung kaso. Ang title nun, uninterested party. So, ibig sabihin, dismiss na yung complaint. Kaya sa mga may nakasampang kaso, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit nasa court na yan, pwede pa hong ma-dismiss yung kaso o pwede pang ma-withdraw. Affidavit of desistance lang yung nire-required ng mga judge para withdrawin o para i-dismiss yung kaso. Pero may mga kaso kung talagang mabigat, kahit na nagwi-withdraw na yung complainant, yung state ay pwedeng ituloy yung demanda. Kapag ang kaso po kasi ay hindi private crime o tinatawag na public crime, so may rights po ang state na magdemanda. Okay? So ano ba ang pagkakaiba ng private crimes at public crimes? Ano ba ang palatandaan yan? Kapag nakasulat, People of the Philippines versus and public crime. Ang private crime guys, ganito. Halimbawa, yung mga kasong
adultery, concubinage, so private crime yan. Kapag automatic, kapag nag-withdraw yung complainant, so yung state hindi na niya pwede i-proceed yung kaso. Unlike naman ng public crime, ito yung tinatawag na, for example, yung mabibigat na kaso, no? Yung mga scandalous, basta may people of the Philippines. Huwag na natin i-mention dito kasi baka naman ma-violate na naman natin yung guidelines ni YouTube. So nagiging dilaw yung ating video, nawawalan ng ads kapag may mga binabanggit tayong hindi magandang mga brutal na salita. So yan, basta mabigat na kasalanan ng public crime, pwedeng i-proceed yan ng state na sila ang magdemanda kahit ayaw na ng complainant. Meron po silang rights or privilege. Magkapatid naman yan. Ayan po kung paano mag-withdraw. Meron tayong mga qualification, meron tayong mga dokumento. O kung gusto nyo mapadali ang ma-release yung kinokomplain nyo, yung respondent, kasi nag-change mind ka, ayaw mo na pala magdemanda kasi in the end, nagbago yung isip mo. So yun po ang kailangan. Affidavit of desistance. After that, pag nakompleto yung clearances, kung nakadetain yung suspect, ay magre-release na ng release order ang court na i-release na yung suspect. Kung nakabail naman yan, or kung anumang ini-status, so pwedeng ma-dismiss, pwedeng, ano pa, hayaan na lang na naka-file yung kaso. So it's considered parang dismissed na rin. Pero pag naka-archive, parang pending pa rin yung status ng kaso. Ayun po ang masasabi natin sa paano ma-withdraw ang kaso. So huwag kayong mawala ng pag-asa. Kahit na saan ng status yan, basta hindi pa na kakaroon ng final judgment, mayroon pang pag-asang ma-withdraw. Okay? So, maraming salamat at sa muling pagsuporta nyo sa ating channel, no? So, we're going to 10K na tayo. So, sa mga nagsusuporta, dyan lang po kayo. Ituloy nyo lang po. Sana mas matagal pa tayong maging magkaibigan dito sa YouTube. Kung mayroon man kayong immediate concern, mag-PM lamang po sa ating messenger, Pulisia ko. Thank you for watching. See you again my next video.